Ilang barko ang kabilang sa mga napuruhan ng bagyong Odette sa Cebu? Sa aerial inspection ng Philippine National Police, kita ang mga barkong tumagilid o sumadsad sa lupa. Inaalam pa kung may tumagas na langis dahil sa disgrasya. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. 6 na lugar sa bansa ang nasa state of calamity na. Dahil yan sa matinding pananalasa ng bagyong Odette. Kabilang po dyan ang Cebu Province, Cebu City, Bohol, Butuan City, Guimaras at Jose Panganiban, Camarines Norte. Dahil nasa state of calamity, otomatikong ipatutupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa nasabing mga lugar. Sa tala ng PNP, 208 nang nasawi dahil sa bagyo. Sa datos naman ng NDRRMC kahapon, 31 pa lang ang napaulat na nasawi. 4 dito ang kumpirmado, habang 27 ang for validation pa. Wala pang inilalabas na bagong datos ang NDRRMC kaugnay sa pinsala ng bagyong Odette. Sa Palawan, naghuling landfall ang bagyong Odette bago ito tuluyang umalis sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa Island Municipality ng Araceli sa Palawan, ramdam na ramdam din ang epekto ng bagyong Odette. Sa mga larawang pinost ni Kristen Flores, makikita ang mga nagtumbahang puno at sirang bakod sa ilang lugar sa bayan. Wala pa rin mobile signal sa lugar, kaya't nakikikonnect lang ang mga residente sa wifi ng munisipyo. May iba ring lumipat ng barangay. Anya, kailangan ng mga residente ngayon ng pagkain, tubig, hygiene kits, at iba pang gamit. Matinding pinsala sa mga ari-arian ang iniwan ng pananalasa ng bagyong Odette sa ilang lugar sa Bohol. Umapila rin ng tulong ang mga sinalantaroong wala na raw makain at uhaw na uhaw. Balitang hatid ni Ian Cruz. Wasak ang bahay ng pamilya Ramos sa gitna ng Palayan, sa Kasati, Ubay, Bohol dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Pero hindi lang bahay ang kinuha sa kanila ng bagyo, kinitil din ito ang buhay ng ina ng tahanan at dalawang anak nito. Kasagsagan ng bagyo, habang nagigiba ang kanilang bahay, lumikas ang 7 miyembro ng pamilya sa kalapit na bodega ng palay. Ang konkretong istruktura, nagiba kaya nasawi matapos madaganan ang ina ng tahanan na si Tarsila Ramos, pati na ang mga anak na sina Netnet at Panyang. Patay din daw ang misis ng caretaker ng bodega. Sugatan si Mang Antero, pati na ang dalawa pang anak. So, na si Mama, si Papa na lang. Sobrang lungkot. Hindi ko na ito makikita. Wala pa kaming bahay. Malawak na pinsala ang sasalubong pag narating ang San Pascual, Ubay. Saan man tumingin, may bakas na iniwan ang bagyong Odette mula sa mga nawasak na tahanan, nabuwal ng mga puno at poste. Ang mga mabibigat na shipping containers na ito, animoy pinaglaruan ng mga hangin. Di lang nabuwal, natangay pa ng malalakas na hangin. Ang covered court ng Barangay Kalanggaman, iginupo ng matinding hangin ni Odette. Doon pa naman nagkubli ang nasa 15 pamilya. Bagsak na itong covered court pero nanatili pa rin dito sa stage yung mga lumikas ditong mga pamilya. Nagsisiksikan sila dito at humahanap ng tiyempo. Ang naisip daw nila, nung bagyang humina na yung hangin, doon sila nakatiyempo na mag-evacuate tungo sa mas ligtas na lugar. Ganon din ang talaga ang nang pangyayari. Pangalawang buhay. Para sa akin, siguro mga pangatlo na rin. Balot din ang pinsala ang sentro ng bayan. Kasama na rito ang napuruhang barangay ng Tapon. Matapos ang bagyo, may naitalang looting sa nasirang establishmento. Yung mga pultahan ng mga tindahan, nasira, tsaka yung mga tao gutom. So, tempting kasi mayroong looting talaga. Ipinadala na ng Bohol Provincial Office ang augmentation ng mga pulis mula sa iba't ibang bayan para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa gitna ng kalunos-lunos na sitwasyon. Nais namang linawi ni Mayor Reyes na hindi totoo ang mga kumalat na ulat na 65 ang patay sa Ubay. Sa ngayon ay nasa 13 lamang ang kumpirmadong nasawi sa bayan. Napakahaba rin ang pila ng mga tao na naghahangad makabili ng gasolina. Oras ang inaabot nila sa pagbili. Binisita ni Governor Arthur Yap ang bayan ng Ubay. The mayors who may be able to watch this program, no, to take action on their own, they are given the powers to do emergency procurement anyway. So they can emergency procure food and water. Please do not wait for the provincial government.
Wagas ang pila sa mga remittance center sa sentro ng probinsya sa Tagbilaran. Ang haba-haba ng pila, hindi na nagpapasok si guard. Dahil sa problema sa tubig, mahaba ang pila sa mga water refilling station sa bayan ng Dawis. Si Aling Maria Anisete Magno na taga-poblasyon, ilang water refilling station daw ang inikutan kaya dumayo pa sa barangay Katarman, makakuha lang ng tubig para sa pamilya. Naghahanap talaga, nag-iikot kami. Kayo pala, taga-poblasyon, hindi kayo taga rito. Bakit po umabot kayo dito? Kasi wala na doon talaga. Meron doon refilling station sa May Mariviles. Ang haba ng pila. Tapos doon sa Tinago, mahaba. Tapos nag-ikot kami sa anak ko. Dito kami nakahanap. Sa isang gasoline station na may generator, kanya-kanyang dala ng extension cord ang mga residente, makapag-charge lang ng cellphone kahit papasulput-sulput lang ang signal. Para pa makommunicate namin yung mga pamilya namin sa ibang parte ng Bohol, wala kaming alam kung kailan babalik yung kurente, kaya po talagang nagsisave kami ng kurente kung saan pwede kami makacharge ng free. Ilan naman sa mga kababayan natin ang hindi pa nakakausap ang kanilang mga mahal sa buhay matapos mawala ang linya ng komunikasyon dahil sa bagyo. Narito ang kanilang panawagan. Opo, si Salvador Olaybara dito sa Bohol. Ako po yung nananawagan sa mga kamag-anak ko sa Maynila. So, nakita nila dito ang mga trahedya na dumating dito sa Bohol. Kung meron kayong kunting tulong yung mga kapatid ko at mga kamag-anak ko, sana hindi nyo patagalin dahil sa kailangan talaga namin ang mga pangangailangan dito. Ako po si Silda Padillo, nakatira sa Tapon Ubay, Bohol. Sana tulungan mo po kami, tubig lang po ang kailangan namin para hindi kami maharipan at saka bugas. Pagkain po, gamot, yun lang po. Ako po, nanawagan si Dudong Gabas kay Mr. President Duterte. Alam namin, kababayan kayo, Duterte. Kailangan kami ng tulong kahit anong ibibigay mo sa amin. Alam namin na ikaw, patulungin ka sa mga tao. Ian Cruz, GMA News. Makakapanayin po natin ngayon si Dinagat Islands Governor Arlene Cacabagao. Magandang umaga po, Governor. Si Raffy Tima po ito. Magandang umaga, Raffy. Kumusta ka na? Sa okay lang po. Kayo po. Kayo po ang kukumustahin namin. Kumusta po yung sitwasyon ng probinsya matapos yung pananalasa ng Bagyong Odette? Okay. Sa ngayon, kakaalis ko lang si Dinagat kahapon ng hapon. Wala pa rin kuryente, walang signal, walang tubig. Wala rin kasi nasira yung mga tubo ng water districts namin. At yung kalsada ay dahan-dahan pa lang namin gini-clear para maabot namin yung mga medyo malalayang lugar. Mm-hmm. May mga areas pa po ba na hindi nyo nararating? Meron pa. In fact, naabot ko na yung lahat ng 7 munisipyo. Pero hindi ko pa maikot lahat kasi hindi pa tapos yung clearing namin. Marami pa rin mga poste ng kuryente na nakabalandra sa kalsada. Marami pa rin mga puno na nakaharang sa daan. Ginagamit na rin namin lahat, no, DPWH, Provincial Government Engineering, yung pag-clearing na. Pero yun pa rin talaga tapos-tapos. Kaya naabot ko na yung parang mga poblasyon nung 7. Mm-hmm. Pero yung mga ibang island na mas maliliit at saka yung mga coastal barangay na walang access to the highway, yung mga malalayong barangay, hindi para, puro lakad pa lang. Mm-hmm. Nakakukuha na ako ng information, pero yung may mga naglalakad mula sa lugar nila para makarating sa akin. Mm-hmm. In terms of percentage po, gaano po kalaking porsyento ng buong probinsya yung apektado at gaano katindi? Buong probinsya, roughly mga 95%. Okay. Walang bahay, walang mga bubong. Walang gobyernong building na natira, lahat wash out, lahat ng mga salamin bumabasag, lahat ng mga atit parang lumipad kung saan-saan. Yung mga puno hindi mo na marirecognize, talagang clear na yung area. Mm-hmm. At ito, buong tinarap, wala akong pa-prioritize for most damage kasi pare-pareho ang pagtingin ko sa kanilang lahat, mm-hmm. pare-pareho talagang wala. Kumusta po ang casualty number po natin at meron pa po ba bang hinahanap hanggang ngayon? Okay, sa last na documentation ng aming command center, yung official na nakarating sa akin na report, pero dahil sa akin na diniretso, mga 14 yung patay na na-report so far. Sana wala na. Yung iba naman dito ay hindi talaga dahil sa sakuna. Pero syempre, pag patay, hindi ko na gusto mag-distinguish. Mga
sa 14, para na trauma, na heart attack, yung mga may existing illness na bumigay. Pito dito yung mga talagang natamaan, nahagupit ng bagyo, na wash out ng tubig, yung mga natamaan ng poste, yung mga ganon. 14 bali yung patay ngayon sa Binangas. Bukod po sa wind damage, may nawawalang dalawa. Yeah, go ahead po. Kasi nagkaroon ng storm surge sa isang barangay na nakatapat sa Siargao. Nawala sila pagkatalog ng tubig. May mga more, may mga around 100 or more na tinatay. Ilikat sa lalaki. At na salamin, broken glasses, mga yero. Yung mga injured na po ito, saan po sila nakastay ngayon? Paano po yung pagtugon sa kanilang mga pangangailangan? Meron kaming tatlong district hospital pero medyo wasak din, Rafi. Kaya nagtayo kami ng mga makeshift. Nilagyan namin sa mga dinistribute namin yung mga kaming dun sa mga talagang sa pinakamalapit na Governor? Medyo nawawala lang po kayo. Po pwede ko mag-move lang, kung pwede mag-move lang kayo ng konti. Paano po yung po pwede maiparating kayang tulong sa inyong pong probinsya sa mga gustong magpahatid ng tulong? Sa mga gustong magpahatid ng tulong, nagpukita ako sa Facebook ng immediate na contact person. May mga ilang staff ako dito, like mo, na hinatid, pinatigil ko muna sandali sa Butuan para magtapon ng mga story at person. Paano magko-coordinate, etc. Ang request ko lang talaga para hindi masyadong mabigat sa mga nasalantang mga probinsya, yung mga gustong tumulong, pwede po ba kasama na rin po sa problemahin nyo yung paano may tapos sa isla? Kasi yung lahat po ng bangka namin ay wasak. Hindi po namin talaga pwede i-counterpart. Wala po talaga po bangka ngayon. Yung na-save namin ng mga maliliit na fishing boat, parang mga tatlo pa, dalawang tao lang ang kasya. Isang sakong at wala na. Hanggang ganun lang. Kaya sana po problemahin na rin lang paano ihatid sa isla yung kung anumang tulong na gustong ibigay. And anyway, si Jeff Arati, I'm sure you know him. Parang andito siya ngayon sa Butuan to coordinate things for me. Kasi pumupunta lang talaga ako dito pag may mga patawag na pulong. Mahalaga, nandun din ako palagi sa Binagas. Opo. Finally po, may panawagan ho kayo para sa mga gustong tumulong po sa inyo. Nabanggit nga ninyo, wala talaga kayong kakayahan maghatid in terms of transportation. So baka may mga malalaking kumpanya dyan na may transportation capability. Nasa inyo po pagkakataon, yeah. Governor. Sige po. Salamat, Rafi. Sa mga nakikinig, alam ko naman, Pilipino, mabilis yan magtulungan. Kung ang tanong niyo po ay ano po ang immediate na needs ng Dinagat Island? And I'm sure you share to ng Siargao and other islands. Tingin ko po mahalaga ang bigas kasi basang-basa po talaga dahil sa lakas ng ulan. Wala po kaming bodegang natira, nawasak po lahat. Kaya yung mga nasisave namin na natuyo mula doon sa ilalim na Trapal, yun na po yung kinakain namin ngayon. Kahit naganda kami ng isang buwan, nabasa po yung marami. So yun po yung pinakauna. Kailangan din po namin ng krudo kasi paubos na po doon sa mga generators na mumubuhay ngayon sa mga makeshift hospital. Yung mga pinagbabiyahin namin para maurong yung mga kahoy at saka yung mga poste kasi wala pa po talagang communication at saka signal. Yung tubig, tingin ko po mas mahalaga kung ako ang tatanungin. Hindi po yung totoong tubig, yung po water salinator, yung water, ay, palinator, water hydrant, yan po. Yan po yung naglilinis ng tubig kasi tingin ko ang next challenge ay pagkatae at saka yung mga lagnat, yan. Cost ng parang kawalan din ng pag-inom ng malinis na tubig. At saka sana parang drum na pwede namin imbakan ng tubig na may inom per household. Okay. Sa Dinagat po, mga 23,000 households yung gusto kong bigyan agad ng mga drum. Na papaikutin po namin yung mga bombero namin para po ibuhos yung mga tubig. Kung malalagyan na namin ng mga water hydrants. Kasi may mga ilog naman po kaming pwedeng pagkuhaan. Okay. Aside from that, immediately, siyempre po, kailangan namin ng mga makeshift, ay ng mga tent. Kung hindi pa natin kaya agad mag-mobilize ng mga yero, kahoy, at pako at martilyo. Kasi binibuild din po nila ang shelter nila. Kasi kahit po umiinit, umuulan pa ho magkasabay. Kaya basta ulit eh, walang masampayan kahit na ng pangkasuotan lang sa araw na yan. Okay. Marami pa, pero ito yung tingin kong pinakamahalaga na
tatawid ulit sa ilang linggo sa Dinaga. Okay, I'm sure marami po nakikinig at nanonood na gustong tumulong po sa inyo. Sana maiparating agad sa inyong probinsya. Maraming salamat po sa inyo. Salamat ulit, Rafi, at saka salamat sa pag-share ng story ng lahat ng natalanta, hindi lang sa amin din. Salamat po. Sa amin. Thank you. Ingat po kayo dyan, Dinagat Island Governor Arlene Cacabagaw. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.